So meron pang mga ano, kung yung ngayon, degree of relationship, saka yung business roles, kahit yung translation, magdalawag kasama yan, usually yung business roles and business roles translation. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampu. Sampu na lang yung mag-report. Tama ba? So, mga nasa ganun, ano? Sampu na lang. So, after nito, so, focus tayo lagi sa, ano? Sa SQL, commands, and queries. Okay, so for now, so tapusin muna natin lahat ng lectures. So topic natin is degree of relationship. Relationship ba nino yan? Relationship ng mag-syota? Hindi po. Anong relationship? Sige, hintayin natin yung ano, natin matapos yung ano ba. Go ahead. Okay na po sir, nakikita na po. Yeah. Oh, good afternoon po. I'm Ibander Domingo. Re-report ko po ngayon is yung degree of relationship. So ito po yung sakop ng aking report, yung meron po tayong apat na degree of relationship: diurnary, binary, and ternary. So simulan na natin. So yung introduction, the degree of relationship. The degree of relationship is the number of entity types that participate in the relationship. We can simply tell the degree of the relationship based on the number of the entity type that is connected to a relationship is the degree of that relationship. So sa madaling salita, ang degree ng relationship ay nakabase sa bilang ng entity types na nakasama dito. Simple as that. Magbibigay ako ng iba't ibang example mamaya para mas lalo pa nating maintindihan yung aking topic. So the first relationship is the unary relationship. Unary relationship. A unary relationship exists when both the participating entity types are the same. When such a relationship is present, we say that the degree of relationship is one. So we can say that that it is a unary relationship if yung relationship that exists is within sa kapareho or same entity. So let's have a simple example. So for example, suppose in a classroom, we have many students who belong to a particular club like dance club, basketball club, etc. And some of them are club leads. So a particular group of students is managed by their respective club leads. Here, the group is formed from students and also the club leads are chosen from students. So the student is the only entity participating here. We can represent the relationship using a ER diagram as follows. So dito, nasabi natin itong unary relationship dahil kapag pinagsama-sama natin ang mga students, sila ang bumubuo sa manages, which is the club like dance and basketball club. And yung manages naman or yung clubs ay galing din ang mga students. So sa madaling salita, they are connected by both participating entity. Kaya masasabi natin itong first degree or unary relationship. And mas lalo tayong maliliwanagan at malalaman natin ang pinagkaiba-iba nito o pinagkaiba-iba ng mga relationship kapag natalakay na natin yung iba pang relationship. So, let's continue. The second one is the binary relationship. A binary relationship exists when exactly two entity types participates. When such before, a relationship... Evander? Yes po, sir. Before we proceed on that, meron lang akong clarification about sa may unary. Unary relationship. Okay po, so, sir. Maganda yung example ni ni Evander about unary. So, yun daw student, a group of student, oh, siya lang yung entity diyan. 'Di ba? So, yes. May relationship yung entity sa sarili niya. Natatandaan niyo yun sa ano natin, sa psychology subject, yung type of multiple intelligences. Tandaan niyo yan. Familiar ba kayo doon sa multiple intelligences?
Di ba, mayroong intrapersonal relationship, intrapersonal intelligence, saka interpersonal intelligence. Di ba? So parang ganun niya, parang yung relasyon mo sa sarili mo. Ganun. Another example of that is that yung entity na teacher. Alam naman natin na lahat ng yan is nagtuturo. Like yung dean, area chairman, faculty, all of them are teacher. Therefore, ang entity nila is teacher. Di ba? Pero, alam din naman natin na the dean manages its faculty members. Di ba? So, may relationship siya into itself sa sarili niyang entity. Nagigets niyo ba? Oo. Pare-pareho sila ng entity, pero magkakaiba sila ng role. Okay? Magkakaiba sila ng role. Parang dito halimbawa, sa online enrollment system, may entity ako ng user. But each user has different role. For example, the registrar and faculty and MIS, all of them were recorded in the same tables or entity. However, yung MIS halimbawa, namamanage niya yung faculty member, which is kung nasaan siyang entity, doon din niya minamanage, sinesave. Nagigets niyo ba yung unary, guys? Medyo, kung meron kayong question about unary, sabihin niyo lang. Sir? Yes, yes. Go ahead, Darren. Basta po pag sinabing unary, sa isang entity lang po mismo itself. Yeah. Po, ano? Yeah. Isang entity lang ang pinag-uusapan natin dito when we say unary. Okay? So nagkakaroon ng ganyang relationship. At hindi nawawala yan. Kahit anong application ang gamitin nyo, may lumalapas pa rin na unary. Pero, sa actual design, hindi na redesign yan. Hindi na isinasama yung mga revised version ng entity relationship diagram. So, pagka unary, so, hindi na nilalagay. Kasi, alam na agad yun ng ano, alam na agad yun ng developer at ng designer. So, bago pa naman kasi mag-design, mag-meeting muna yung dalawa na yan. O, dapat yung faculty saka yung staff magkasama dapat yan sa isang table. O, ganun na. Pag-meeting na nila, therefore, alam nila na yung entity na yon ay may unary relationship to itself. To itself, sa sarili niya. Okay? So, malinaw ba yun? Sa iyan, diagram natin. Opo. Okay, malinaw ha? Okay, next natin. Sige, mas sabi nga ni Ivan, mas malinawan natin yan. Kapag ka nag-proceed tayo with, yes, yung other relationship, degree of relationship. So ito, yung first degree for natin is yung usunod na degree. Okay, continue, Ivan. Okay, the second one, the second relationship is the binary relationship. A binary relationship exists when exactly two entity types participates. When such a relationship is present, we say that the degree is two. This is the most common degree of relationship. It is easy to deal with such a relationship as this can be easily converted into relational tables. So dito naman sa binary relationship, if yung unary relationship ay yung relationship ay nage-exist sa pareho o same entity, dito naman sa binary relationship, mag-exist naman ito sa pagitan ng dalawang entities. Para mas lalo pa natin itong maintindihan, let's take an example. So ito po yung example. For example, we have two entity types, the customer and the account, where each customer has an account, which stores the account detail of the customer. Since we have two entity types participating, we call it a binary relationship. Also, one customer can have many accounts, but each account should belong to only one customer. We can say that it is a one-to-many relationship, binary relationship.
So kagaya ng nabanggit natin sa definition ng binary, dito ay may involved na two entity, yung customer at yung account. At masasabi natin itong one-to-many relationship na ipiniliwanag ng mga nakaraan pang reporter dahil ang isang customer ay pwedeng makakreate ng madaming account pero ang bawat account ay pang isang customer lamang. So the third relationship is the ternary relationship. A ternary relationship exists when exactly three entity types participates. When such a relationship is present, we say that the degree is three. As the number of entity increases in the relationship, it becomes complex to convert them into relational tables. So basically, madedefine natin itong ternary relationship if tatlo ang entity na nakapaloob dito. Mapapansin na natin ang pagkakaiba-iba ng mga bawat degree sa dami or bilang ng entity nito. Another example, we have three entity types: the employee, department, and the location. The relationship between these entities are defined as an employee works in the department and an employee works at a particular location. So we can see we have three entities participating in a relationship. So it is a ternary relationship. The degree of this relation is three. Nasabi naman natin itong ternary dahil dito tatlo ang entity at bukod dito ang employee ay nagtratrabaho sa particular department and also the employee ay nagtratrabaho naman sa particular location and they are connected by the word works in. So yung mapapansin na po natin dito yung pagkakaiba-iba ng iba't ibang degree of relationship. Yung unary kapag isa or nag-exist yung relationship sa kapareho niyang entity. Kapag naman po binary, dalawa ang entity na nakapaloob sa relationship at ang ternary naman po is tatlo. Yun po yung pagkakaiba-iba ng degree of relationship. Thank you, sir. Okay. So, yan yung mga degree of relationship. If the entity is limited to 1, 2, or 3, di ba? What if we have, let's say, 100 entities and you are going to present lahat ng kanilang relationship. So paano yon? Anong tawag doon? Base po sa na search ko po. Yung pinaka-last na relationship, the ternary relationship po. Kaso po yung ternary po, ternary relationship. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko po sir nakalagay po sa may pinaka ano natin sa pinagkuhan ko po is tatlo lang po yung relationship na nandun. Okay. So, ipapakita ko sa inyo ng isang example ng mga entity relationship diagram. So, identify nakikita niyo yung aking screen? Opo. Okay. So, what can you see? Ano yung nakikita niyo? Ilang entity ang nakikita niyo? Anyone? So marayan, ha? Marayan. So ito lang muna. Datunaw ko sa inyo.
Oh, ito muna pinakauna. So how many entity ang naka-present dito sa ano na to? 8 po, sir. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ang ginamit ko dito is information engineering notations. Alam niyo naman yung pagkakaiba ng information engineering notations saka close put, di ba? So, parang nabanggit ko na sa inyo before, ano? So, nasa sa inyo kasi kung ano yung gagamitin ninyo. Pero dapat naka-indicate ko kung anong notations yung gagamitin ninyo. In here, sa example natin, ay gumamit ako ng information engineering notations. Pero sa capstone ninyo, gagamitin ninyo ay close put. Ano? Close put. So here, ang sinabi ni Evander ay merong unary relationship, degree of relationship. We have binary degree of relationship. And we have ternary. Correct? Yes, Evander, sir. Ternary. Yes, ternary. Because ang pinapakita niyong mga entity ay pinakamadami na tatlo. Diba? But in reality, so that those are the yun na yung mga theory lang yung mga yon. But in reality, ay hindi lang tatlo yung entity na pwede mo i-present kung ano yung relationship nila. Ay, guess nyo, baka tulad yan, ilan to? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how can you describe what is the relationship between programs and colleges? Kasi nga, magtanong nga tayo. Jadine Villanueva. Jadine Villanueva. Oh, thank you, ano ah, Evander ah. So, na-hit mo naman yung topic na dapat mong i-discuss. But this is just my additional questions to the group, to the class. Jadine? Jadine? Sige, ano na lang muna? Si Krisha. Miss Krisha. Miss Krisha. Yes po. Oo. So, ano yung sa palagay mo, what is the degree of relationship nung programs and college? Degree ang pinag-uusapan na degree. Not the notations. Programs and colleges as binary po. Binary, oh. Kasi dalawa lang yung binanggit ko eh, di ba? Kasi dalawa lang yung entity na binanggit ko. Kaya of course, they are binary. Ang kanilang degree of relationship. Okay? So, pag ganito na, more than three ang entity, ano? That is multi-level degree of relationship. Yung natawag doon, ano? So, sige, basahin mo nga ito. Ano yung relationship ni program sa kasi colleges by this cardinality? Sige, basahin mo yung cardinality. Krisha. Ano po, sir? Ayan, ano yung yung relationship nila? Hindi degree ha, yung relationship nila. One to many ba to? Many to one, one to one, etc. So, thank you. Many to one po. Many to one. Many what? Many colleges. One programs. Apo. Uh-huh. Can you please read it again? Wait po.
Read it from left to right. Programs to colleges. Malabo ba? Malabo ba sa ending niya? Ayan, pinalaki ko na lang. Ayan. So no. Bigyan ko na example ah. Ang College of Engineering ay meron silang mga courses o program like Bachelor of Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, and Bachelor of Science in Civil Engineering. Yun yung mga programs nila, yun yung mga courses. Under siya ng iisang college, which is the College of Engineering. Halimbawa, dito naman sa COED, College of Education. So, ano-ano yung mga kursong pinaprovide niya, pino-offer niya? College, Bachelor of Science in Elementary Education, o Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, o et cetera. Ano? Now, my question is, what is the ano tawag dito? Relationship ng programs and colleges based on the cardinality na nakikita nyo sa ano, sa figure. Okay siya? Yan yung question ko pati. Many, ano po, many programs. Just one college. Okay. Meron pang isang nakatayo doon na guhit. So it means one or many. Di ba? Kasi katulad natin, dito sa NUST, ano? College of Information and Communications Technology. Yun yung college natin. Ang ino-offer natin na kurso, isa lang. Bachelor of Science in Information Technology. Kaya posible na magkaroon ng one-to-one entry. Diba? Instance. Kaya may guhit yan dito na one or many. So, pagbabasahin yan ganito. One or many programs has ano, one or many programs under one college. Nag-gets nyo ba? Sir, ano nga ulit yung basa? Ito, di ba binasa natin siya from left to right? Correct? Tama ba? Opo. So, pag binasa yan, one or many programs offered by one college. One or many programs, because here, ano? Teka lang, mag-annotate lang ako. Ayan na, di ba? Napansin niyo ba yan? So, ito binabasa ito ng one or many, then this is the entity, one or many programs offered by, so dapat kasi may ano pa yan eh. Ang tawag dito, sige maglagay pa ako ng ano ha. So, nauli yun. Wala. Draw, ayun, ayan. So, dapat merong ano yan eh, yung, ayan. Anong tawag dito? Anong tawag yan, guys? Kaysa nyo na ba kaya? Diamond, ano? Signifies the relationship between entity. Signifies the
relationship between entities, pero it is in a form of verb. Verb yan, verb. Ano? It means that is ano, action word. Okay? So, one or many programs. Ano sinabi ko kanina? Offered by. Offered by, ano? Offered by one college. O, pwede ba naman kasing yung BSIT i-offer din ng College of Nursing? Posible ba yan? O, hindi, di ba? Eh, CICT lang ang pwede mag-offer noon. Okay? So, another relationship. Ayan. Medyo liit ako lang, ha? Ayan. Anong relationship ni program sa kani program major? Anyone? Anyone, guys? Programs po ba, sir, tsaka major? Program sa program major. One programs. Tapos ayan na siya pababa. One program can have one or more program major. Yeah, that's yun ana. So, example, yung BSIT. Ano-ano mga major niyan? So, we have NST, Network Systems Technology. We have Database Systems Technology and Web Systems Technology. Therefore, ilan yung ano niya? Yung program major ng isang program. Tatlo sa example natin. Di ba? Pero pwede din naman isa. Merong isa lang. Halimbawa, yung education, halimbawa, major in elementary education, major in ano, child, something like that. So, kaya nilagay dyan na one or many. Kaya merong one or many dyan. Pwedeng isa ang major niya, yung isang kurso may isang major, or marami. Okay? Pinaka-best example nga dyan is yung BSIT. Meron siyang NST na major. So, isa na yon. Meron DST na major. Saka merong WST na major. Okay? Nagagets nyo na ba? Opo, medyo. Nagagets nyo na, guys? Ah, medyo na. So, kaya hanap tayo na iba pa. Sir, meron po ba kayo dyan yung cross-put style notation? Hindi. Pareho lang naman ng ano? Pareho lang naman halos ang cross-put saka information engineering. Eh, sir, alin po yung gagamitin namin yung dalawang line po? Yung dalawang line. Dito kasi, kung napapansin nyo, sa information engineering, kapag ka one, so, isa lang yung guhit dyan. Unlike sa cross-put, dalawa yung kuhit. Ganon. Tapos itong many, ito nakita nyo yung many. So, sa cross-put, dapat maglagay ka dyan, one or optional sa taas niya. Ganon. So, later, madi-discuss natin yan. Mas madi-discuss natin yung part na yan. Ano? Okay po. So, inorient ko lang kayo about that. Okay? Do you have any questions about doon sa ano? Guys, do you have any questions? Wala po, sir. Wala naman. So, ang ating ano, ang ating next topic ay business rules, tama ba? Sino? Sino to?
Sino ang may topic dito? Apo, sir. Sinong ikaw, si Gerald? O yung kasunod niya, dapat isang topic na lang 'to eh dahil magkasama naman talaga 'to. Ito, sinong kasunod nito? Sinong magi-report dito? Nicole, sir. Ako, sir. Nicole. O, si Nicole saka si Gerald. Tama ba? Yes. O, after niya, matatapos na natin yung unit 2. Matapos na natin yung unit 1, matatapos na natin yung unit 2. So after natin matapos yung unit 2, ito na lang, unit 3. Ito naman yung mga dinidiscuss ko sa inyo tuwing lab natin. Ano? Ayan. So natapos na natin yung basic. Saka yung common, ano? Yung basic. Then, next natin yung discussions is ito. Pero naniniwala ako, familiar na kayo dito kasi napanood niyo yung mga recorded video ko. Saka pina-exam ko na rin ito. Pina-quiz pala. Itong mga to. At ito yung mga kasunod. So ito yung aabangan nyo about sa ano, sa laboratory natin. Okay? So yun, tapusin na natin. Next natin, yung business rules. Mag-exit muna ako tapos pasok ulit kayo para kasi yung puputol na eh.